guys, welcome back to my channel. Ikaw po ba ay isa sa mga kagaya ng bossing kong manonood at kagaya rin po ng aking naranasan na sobrang paghihirap ay muti ka na sumuko o totaling sumusuko na sa hirap ng buhay kagaya na ilang kong bossing na manonood na nagme-message sa atin na gusto niyo nang tapusin ang kanyang buhay, yung mga ganyan dahil nga po sa depression, dahil kakulangan ng pampinansyal. In reality, tunay po yung nagaganap talaga at yan ay naranasan ko, hindi na ako magpapakalayo-layo. Pero marami rin po akong mga bossing na nagpapasalamat ng dahil sa ating mga ritual. Sila po ay in 3 days lamang, yung mga simpleng blessing ay kanilang natanggap, yung tipo bang na-promote po sila, yung po yung tipo na dagdagan ang sahod, nakatagal-tagal na nila naghihintay ng dagdag, sila po ay nadagdagan, yung po yung tipo nagkaroon ng baby, yung tipo ba na nakapulot siya ng pitaka niya na dating-dati pa nawawala ang kanyang pera, dahil doon ay malaking halagang pera, yung po pala ay nasa damitan niya lamang, nalaglag ito at doon ay laking tuwa po niya dahil po nagkaroon siya ng pera dahil yung mga time na yan ay walang-wala siyang kapera-pera. At yan ay isa sa tinuturo niyang blessing. Mula doon ang ginawa niya yung ritual na ating tinuturo sa dito nga po sa video. Ako po ay masayang-masaya sa mga ganyang sitwasyon na aking mga naririnig. Ito po ay ilan pa sa mga ritual para po pataboy ng mga negatibo at pang-akit ng positibo sa mga simpleng pamamaraan. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get out and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Napakahirap po talaga ng mga ganyang sitwasyon na kagaya na sinabi ko nga po sa inyo ay aki pong naranasan. Napakahirap po na mawala ng pera, lalo na kung may mga anak ka na nahingi ng ganyan, ng ganito, na kailangan bilhin ng ganyan. Nariringdi ka na sa mga gastusin, tapos wala pa kayong pagkain. Parang feeling mo, pasan mo na ang daigdig, lalo-lalo na kung may naniningil pa sa iyong pautang, di ba? Ang hirap talagang tanggapin ang mga ganyang sitwasyon. At kumbaga, kagaya ko dati ay talaga sobrang kapal na ng aking pagmuka sa lapit dito, lapit doon, para lamang po makaraos kami sa pang-araw-araw. Dahil ang mister ko naman, may trabaho po siya, tricycle driver po ang mister ko. Pero kulang at kulang po sa amin ang kanyang kinikita. At kumbaga pambili lamang ito ng bigas, parang panukod lamang ng araw na yon. Halimbawa, 350 ang isusurrender niya sa akin, bibili ako ng bigas, bibili ng pagkain. Pagkatapos syempre, 3 beses na kain sa isang araw, magbabayad po kami ng kuryente. Wala pa kaming, wala pang cable. Bayad kami ng kuryente, pagtapos hinihanan ang aking anak sa ano. Nako, naririndi ako, hindi ko alam kung paano ko babadgetin, magbabaon pa ang aking anak. Hindi ko alam kung paano ko siya babadgetin, kung ano pang gagawin kong banat doon para lamang mag-cash ito sa susunod pa muli na araw. Napakahirap po talaga ng ganyan. Lalo-lalo na kung ikaw ay may utang pa. Talagang napaka-worse talagang mawalan ng pera. Kung ikaw ay pamimiliin, anong gusto mo? Ma-broken hearted or kaya ikaw po ay mawala ng pera? Anong pinaka-worst? Para sa akin, parehas lang din. Pero pag broken hearted ka, damay din naman yung anak mo. Pero pagka ikaw naman walang pera, damay din. Parehas lang din. Pero para sa akin, ang pinaka-worst, pera. Wala ka ng pera. Yun talagang pinaka-worst sa lahat. Talagang ang hirap na wala ka talagang pera. At hindi ka makakilos. Kagaya ng mga, yun nga po yung sabara, yung nakapiring na, tapos nakagapos pa. Kumbaga, ganun ka worse ang tindi ng buhay. Kumbaga, kahit anong gusto mong kumawala sa paghihirap, ay napakahirap kumala sa paghihirap, lalo-lalo na kung ikaw ay walang kakayahan sa pera. Yan eh. In reality, tunay po yan. At marami naghihiwalay ng dahil sa kakulangan ng pampinansyal. O, ito pa. Ganito po. Ang aking pong ginawa ay dahil po sa kakulangan nga ng pampinansyal. At ako nga po kumbaga ako babaldahin. At ang daming sobra, parang binaban kami ng kwago sa aming tahanan. Sobrang problema ang dumating sa aming buhay. At
kakulangan pa ng pampinansyal at nadagdagan pa ng napakarami pang mga isipin. Ngayon, ang ginawa ko po ay gumawa ko ng ritual na, kumbaga eh, nag-focus talaga ako. Dahil sabi ko nga po sa inyo, ako po eh, panati ko sa Panginoon, tapos eh, ako po eh, masipag na tao, ginagawa ko lahat para sa aking pamilya, pero sa wala't wala, ano na lang po ang kulang? Ritual. Nung gumawa po ako ng ritual, ano po ang naganap? Ay, nagdire-diretso po at hanggang ngayon, gumagawa pa rin po ako ng ritual, pero ano po ang naganap? Yun nga po yung amazing na hindi na ako makapaniwala sa mga nangyayari sa aking buhay na sabi ko nga po sa aking mister, eh ako po eh tampalin at parang ako'y nananaginip lamang at hindi ako makapaniwala sa mga nagaganap sa amin. Ano-ano po ba ang mga ginawa ko? Ganito po. Kumbaga sama-sama na ito dahil sa dami ko nga po mga ginagawang ritual ay nung una ako'y naiinip, parang waipik din, sabi ko parang wala na talagang pag-asa. Pero nang sila po ay nag-join force ay talaga namang siksikliglig at umaapaw na biyaya ang aking nakamtan. Pagkatapos po niyan, kagaya na sabi ko nga po sa inyo, ako po ay nagpaligo ng asin. Tapos habang ako po ay naliligo ng asin, ito po ay nilagyan ko ng, na alam niyo po ba ako ay nagpaligo din ng na kung kayo po ay merong kalamansi sa inyong tahanan, alam niyo po ba yung pinaka sanga niyan, pumutol po kayo or pwedeng kumuha kayo ng dahon ng kalamansi. Kahit ilan, pero mas maganda po ay halimbawa 3, 7 or ano pa, hindi paris-paris dapat. At pagkatapos po niyan ay ilagay niyo sa isang kalderong silver, lagyan niyo ito ng asin. Pagkatapos pakuluan niyo siya. Tapos maligo po muna kayo, pag malinis na kayo, kumuha kayo ng timba, lagyan niyo ito ng tubig, ibuhos niyo po ito. Tapos kanawin niyo, tantsahin niyo po kung kaya na ng inyong katawan. Tapos ito ang gagawin yung pinale. Buhos ng buhos. At pagkatapos, magbibihis na kayo na hindi nyo tutuyuin ng tuwalya ang inyong katawan. At kapagkatapos po niyan, ay ito na. Minumukahi ko po kayo na kumuha kayo ng mga ilan dahon pa ng kalamansi. Ito po ibilad nyo sa sinag ng araw. At pagkatapos po yan, kapag matuyo-tuyo na yan, hindi po bang pwede na siyang ilagay sa uling yung tayo po magpapausok. Napaka-epektibo po nito. Pantaboy po to ng kamalasan, pang-akit po to ng pampinansyal. Dahil yan po ay ginawa ko bago sumapit ang 2020. Mga ginawa ko yan, mga November na rin. Pagkatapos po yan, ay ginawa ko siya ng 3 araw lamang na sunod-sunod. Yan, tapos, pero syempre, huwag kayong mag-expect. Halimbawa, gumawa kayo ng mga ganyan. Mag-expect kayo, mamaya, susapin na kayo. Ay, hindi po. Huwag pong ganun. Basta, diretso lamang ang kayod. Kung halimbawa, may trabaho ka, or kaya ikaw eh, basta manalangin ka ng taim-taim, lalo kung wala ka pang trabaho. Wala pang pera kasi ganda ginawa ko. Wala pa akong trabaho, wala akong pera. Nanalangin ako ng taim-taim, linis lang ako ng linis. Inaayon ko sa lahat ng ritual, lahat ng mga ayon sa punsoy. Ginawa ko po yan, nagpintura ko, nilibang ko sarili ko. Pero habang ako inilibang ko sarili ko, ako po ay nag-ritual. Pagkatapos, yung kasalukoy na ako ay nag-ritual, ako ay natama na. Ayun, hanggang sa nakaipon na nga po ako nung ano eh, ako ay nagsimula na. Nagsimula po ako ng negosyo ay, eto lang din, siguro mga January, nagsimula ako mag-video January 2, tapos nagsimula ako mag-negosyo January 7. Ayan, tapos nagsusunod po ang tama ko noong nagsimula na December, nagsusunod po yun. Tapos January, may hawak na po akong pera, no? Nag-iisip na po kami ng aking mister kung ano po ininegosyo namin. Pagkatapos po yun, sinimulan ko na yun ng ano. Pero inuna ko muna itong pagbibidyo. Pagkatapos po ng pagbibidyo ko noong January 2, nagsimula na po kami magnegosyo noon nga po January 7. Namaybay na po kami kung ano po ang aming ininegosyo. Naganap po kami ng mga magagandang pwesto. Ayan. Kasi nasa ganyan din po yan. Maganap kayo ng magandang pwesto. Tapos po, ritualan nyo yung inyo po ang pwesto. Kagaya ng mga shiner ko sa inyo kung ano yung mga iba pa mga pampaswerte. Pantaboy ng kamalasan. At pagkatapos, ay dito na. Nagpausok po ako ng umaga. 7 ng umaga, mula po doon sa aking gate, papasok po yun hanggang dito sa main door. Pagtas papasok, pasok ang swerte, tapos pinagbubuksan ko po ang mga bintana para lumabas ang kamalasan. At lahat ng tukador namin, lahat ng cabinet, pinag-open ko po yan. Sabi ko, pasok ang swerte, ganoon din sa mga CR. Ganoon po aking pong ginawa. At pagkatapos po niyan, ay habang nausok-usok, di ba?
may nagpabaga po kayo, pagkatapos nilagyan nyo ng tinuyo, ng dahon, lagyan nyo po ito ng konting asin. Ayan, kasi yun po ay nagdadala ng swerte at nagtataboy ng kamalasan. Lagyan nyo ng konting asin, tapos pausukan nyo po siya, ganun. Tapos lagay pa rin ang lagay ng mga dahon, na ina, mas marami. Kung halimbawa, kayo ay magpapausok, mas marami kaysa doon sa pito yung sinabi ko sa inyo. Basta kailangan, hindi pares-pares. Ayan, pagkatapos po niyan, ay lagay lamang ng lagay ng tinuyo. Pag po may lumabis kayo, huwag kayong mag-alala. Pwede nyo po itong ilagay sa isang mangkok, kasi gano'n po yung nangyari sa akin. Ang dami ko pong ginawa na pinatuyo. Nigay ko po siya sa mangkok, nilagyan ko rin po siya ng asin. Tapos, yun, hinaluhalo ko po yung may dahon din ng laurel na nakatusok. Pero siya, nasa ilalim po yung kalamansi, yung pong tinuyo na kalamansi sa ilalim, tapos asin. Tapos sa pinaka-pinale, pinaka-dulo, ay dahon ng laurel lang may wishes po namin. Ayun po. Yun lang aking ginawa at nilagay ko yun sa center table ng aming tahanan. At pagkatapos di kayo nagpapausok, doon nyo po, palimbawa, tapos na kayo magpausok, doon nyo po ilalagay-lagay sa main door, yung pinakauling. Tapos, pwede nyo po itong itabi muli, kung magkayo po ay magpapausok muli, at yun nga po, magtataboy ng kamalasan, pwede nyo pong itabi po muna muli. Ang ginawa ko po yan, ay inilagay ko po siya sa gilid na aming malapit doon sa kusina. Pagkatapos, yun, no, sumunod na, tatlong araw ko nga po sunod-sunod, halimbawa, Tuesday ko po siya sinimulan, sunod Wednesday, Thursday, tatlong araw ko sunod-sunod na ginawa ito. At tapos, yun nga, naramdaman ko po na parang ang gaan ng swerte, tapos may mga hindi mo inaasahan na darating sa inyo, yung mga ganyan. Yan po ay ilan sa mga pinakamabisang pamamaraan. Kung kayo po ay sawa na sa kahirapan, bakit hindi nyo po itry po yung mga ganito ritual? Dahil ang mga ganito ritual po ay makakatulong po sa atin, kagaya na nakatulong po sa akin, hindi na ako lalayo, sa pag-improve ng aming buhay. Talagang sobra-sobra ang laking tulong at laking pagbabago ng aming buhay na hindi namin inaasahan. Itry nyo po ito kung talagang kayo po ay pagod na sa kahirapan. Pero syempre, hindi ko po kayo pinipilit. Kagaya na sabi ko nga po sa inyo, kailangan na with feelings ang pagganap at kayo po ay may paniniwala. Kung wala po kayong paniniwala or may doubt po kayo sa nga ganito ritual, minumungkahi ko kayo na huwag nyo po itong gagawin dahil magsasayang lamang kayo ng effort, tapos maniniwala, mag-aasa pa po kayo, hindi na kayo, may doubt na kayo, tapos nagsayang kayo ng effort, tapos naasa pa po kayo na tatalab, ay di, kayo po ay naasa lamang, pero hindi po ito, possible po ito, ay hindi po matupad sa inyo kapag po ganyan ang sistema nyo. Yun lang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. I-try nyo po siya, lalo-lalo na kung meron po kayong kalamansi sa inyong tahanan. Mainam po ang kalamansi ay sa likod po itatanim, ha? Wag na wag sa harapan. Dahil yan po ay may mga tinik, malahaba po ang mga tinik ng kalamansi. At yan po ay maasim. Nako, hindi po yan maganda sa harapan ng tahanan. Maganda po magtanim po niyan doon sa likod ng tahanan or kaya sa gilid ng bakuran, hindi po sa mismong harapan. Yun lang po guys, salamat po.